Nagulat ako sa iyo. Oh, shit.
kayo upang sa kalusugan ng mga Pilipino masama ka na may bahagyan si Doc Guizao. Pauna ay nagbabasiya ni Doc Wiggy na maisulang pagpapababa sa presyo ng mga gamot at mabilis may pagpunan ng servisyo medikal para sa lahat. Ang doktor ng bayan at susunod na vice-presidente, Dr. Willie O. Yung bata na may sakit na tinitingnan ko, meron siyang blue baby po siya. 6 na taon at blue baby. Dito sa Pilipinas, may 4,000 na bata. Salubungin natin ang masayang ng palampangan ng ating mga senatorial boys, Atty. Jobel, si Sir Nerf, si Isan, si Vice Doc Willie, ang ating kaibigan at kapatid Kenneth Mabina. Ako po ang naanasan na mapakilala sa ating kandidato sa pagkapangulo. Maswerte po ang bayan ng Naik sa dalawang beses siyang pumisita dito. Ibig sabihin, mahal niya ang mga tagalay. At dapat po, huwag na nalilimutan. Dahil sa ito mo yan eh. Kasi nung sayo pong mayor ng Manila, binlock yung daan natin. Saan? Binlock mo yung matry. Ibig sabihin, una sa kanyang isipan at kalopan yung kalinisan at ayusin ang kabuhayan ng bansang Pilipinas. Kaya may sabi ako, dapat ulitin nyo, Isko ang naiko. Ulit, Isko ang naiko. Ulitin po natin, Isko. Maraming salamat. Malungkot ko pong ipinapakilala sa inyo ang magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Isko Moreno. Ding Wakay,
si Admin Captain Nito Senya, Romel Kenneth Magbitang, at sa lahat pa ng mga taga rito. Good morning. Kanina, binandik ni Doc Willie. Totoo yung nirequest niya sa akin na I love you, Doc. May asip ka pa. Asap mo, sili ka na. Binanggit ni Doc Willie yung request niya sa akin. Sabi niya, Yorme, pagkasunod tayo. Di ba, may heart center na. May lung center. May kidney center. Sabi niya, pwede ba magtayo tayo ng cancer center? Sabi ko naman sa kanya, may awa ang Diyos at sa tulong ng tao, magaganap yun. Ayun, magtatayo tayo ng... Ngayon ang tanong ko, taas ang kamay ng walang pera. May cancer din pala kayo sa bulsa. Pero, mga taga-nay, huwag kayong mag-alala. Ngayong umaga ito, hindi kayo mawawalan. Hindi rin kayo magkakaroon. May mga taga Tondo Barino. Ay, biro lang ako. Pero, mga kababayan, totoo po yun. Ikalawang beses ko na pumunta sa NAIC at nagpapasalamat ako kay Mayor Dualan. At talagang dito rin kami, unang-una nagpa-meeting. Oh. Dahil dito namin uumpisahan ang paglalakbay namin sa buong Cavite. Maraming salamat sa ating Governor, Governor John Vic, at sa kanyang nanay na taga NAIC din. Lahat po dito, maraming bayani. Kanina kinukwento ni Carl. Ang daming kakilala at kinilala sa bayan na ito. Kaya, maigi, dito na rin ako magsimula. Baka makachamba ako, buenas kayo. Narinig niyo ba kumanta si Carl? Gusto niyo... Init ninyong pagtanggap. Alam ko po, marami sa inyo, bago magpandemya, hirap ang buhay. Mahirap maging mahirap. Sa totoo lamang, yung mga taga-tundo na yan. Mga kasamaan ko yung hasindero. Opo, sa mga taga-tubong na eh, o mga kapitenyo, itong mga taga-tundong nalipat dito. Katulad yan ng nanay ko. Hasindero, ang nanay ko galing ng Samar. Pumunta ng tundo, nakakita ng lupa. Nagtanim ng talbos ng kamote. Mangyari para mabantayan, naglagay ng papat. Mainit ang araw, papagdilagyan ng bubong. Umaandi ang ulan, nilagyan ang dingding. Yung dingding, nilagyan ang pintuan. Talbos sa kamote, tinanim, bahay ang tumubuan. Ganun talaga ang buhay squatter. Kaya ako'y solong tagapagmana ng malaking lupain ng mga magulang. Bulot-bulot eh. Umuusok pa. Ganyan mahirap ang buhay. Mangyari pa, lalo tayong dinikdik ng pandemya. Tama ho ba? Kaya po, sa maliit aming kapralan, sa siyudad ng Manila, pinilit namin itawid ang mga taga-lungsod sa loob ng pandemya ito. May
patas ang dapat mailigtas. Mabigyan ng patas na pagkakataon sa gamot, sa ospital, sa doktor, ang mga nagkasakit ng COVID. Bakunahan, bakunahan, bakunahan ang tao. Pakainin, pakainin, pakainin ang tao. Magkaroon ang oportunidad makapagtrabaho. Pinili namin itawid ang mga taga-lungsod ng Maynila. Salamat sa Diyos. Nakaraos naman. Hindi perfecto ang gobyerno, pero masasabi namin kahit pa paano naramdaman nila na may gobyerno ng Lungsod ng Maynila silang nasa nila. Ngayon, mga kababayan dito ko sa Nay, maaarap sa inyo bilang aplikante sa pagkapangulo. Matanong ko kayo, anong nakik nyo? Kasi sounds like eh. Ano ang nakik nyo? Nakik nyo bang murang bilhin? Nakik nyo bang pagkatrabaho? Nakik nyo bang murang pamasay? Nakik nyo bang murang kuryente? Yun din ang naik ko. Makahirin kayo. Okay, mga kababayan. Ako nagpapasalamat kay Jose Aldualan. Pinakain na kayo. Pakakainin daw niya kayo. Kawawa na si Jose Aldualan. Ako na ako pa. Then, ano oras ka? 11. Nako mga Marites. Lagot kayo sa misteri nyo. Wala siya akin. Okay. Pa, hindi diretso ko na. Diba? Nagsasabi na naman. Nagsasama na. Okay. Kasi pag umabot ko alas 2 ito, mag-aamuro ko. Alam ko na akong chape. Ito, laway-laway lang ito. Ngayon, mga kababayan, ang nais ko talaga, itawid lang kayo sa pandemya. Yeah! Hindi mo kayo mapapayaman bilang pangulo. Pero ang gobyerno kayang ibalik ang dignidad sa tao, pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao, papapanatagin ang pamilya at komunidad. Yun kayang gawin ng gobyerno. Ngayon, para sa ating mga Marites, taas sa kamay ng mga Marites! Oh, hindi lang kayo uso. Uso din. Taas sa kamay ng mga Andres! Andres ni Saya. Aming mga Andres. Hoy, kakawa ni Andres noong gayan lamang. At kanina, pinupahan ko nga. Nagbigay ko ng gayan ko kay Andres Bonifacio. Ha? Tayo mga Andres! At tapo ka tao! Apunto na pa, hindi na tagpo. Apunto na kamay, hindi na tagpo. Apunto na. Hindi na tagpo. Okay, mga kababayan. Hayaan ninyo, ipahayag ko sa inyo yung dalawang bagay sa anin na bagay na sabi ko na. Kasi yung dalawang bagay sa aking pananaw, maiibsan yung bigat ng buhay ng tao. Nakakaharapin natin sa araw-araw sa loob ng pandemya nito. Tanong, may pandemya ba ngayon? Bukas? Next week? Next month? Next year? Naman. Ibig sabihin, mananatili itong infeksyon na ito, ang mabuti lamang, kailangan lang natin bakunahan ang bakunahan ng tao. Pag napakunahan ng tao, panangasin ang pangkalusugan. Then, buksan ang ekonomiya, makapaghabahan ng buhay ang tao. Ngayon, yun ang plano namin ni Doc Willie. Dalawang taon sa anim na taon. Yung unang dalawang taon, tao muna. Ngayon, paano mararamdaman ng tao na may gobyerno siyang masasandala, na may gobyerno siyang may tenga, may gobyerno siyang mat-
nakatakuha at inuunawa siya at dinidinig siya. Mga kababayan, may awa ang Diyos. O ito, laway-laway lang. Pangarap eh. Ito, itong laway na ito, pag nagkaroon ng kakaibaan na pagsimula tayo, may singilan ng laway ko. Ang unang-una namin gagawin, may awa ang Diyos at sa tulong ninyo, mga taganay. Pinalad kami ni Doc Willie, sampu ng aking mga kasama. Babawasan ko ng 50% ang buwis ng petrolyo. Easy. Puso nyo, nakatingin na rin yan. Magsiyasat tayo, halala ngayon. Alam mo naman, paghahalala ng mga politiko kung makapangakong wagas. Kulang na lang sukitin ang langit. Nakuha lang ang matalis mong? Boto. Tama? Mga kababayan, kayo ang musga. Bakit hindi ko na lamang sinabi na pababayin ko ang presyo ng petrolyo? Alam niyo bakit? Hindi ko sasabihin yun. Dahil pulatas yun. Bola po yun. Maniwala ko kayo. Dahil ako, alam mo ang mahirap. Pagkaling ka sa hirap, umangat ka. At kahit kahirap ka ngayon, ang pinangahawakan na lang sa'yo ng tao, laway mo. Sapagkat laway pa rin, nakakautang na eh. Tama ka rin. O ilang besa kayo nautusan ng nanay ninyo. Oy, anak, sabi mo kaya lang nila, kalating kilong bigas. Sa kisi na lang. Pautangin na hindi. Pautangin. Ano po na mo? Exactly. Kasi mali ka sa atin yun. Loko sa lita. O ngayon, sino ang may control ng presyo ng langis? Arabo. Tama? Pero ang langis, pag pumasok sa bansa natin, may buwis. Tama ba rin? Sino may kontrol ng buwis? Gobyerno. Sino ang pinuno ng gobyerno? Pangulo. Eh, sino ang pangulo mo? Paso, di ho ba? Ang ninanais ko lang, ang kaya ko yung pinanong eh, anong nais niyo eh? Dahil yun din ang nais ko eh. Ang gusto ko lang, umatras muna ng kaunti ang gobyerno, umabanti ng kaunti ang tao, yung pagkalugi ng gobyerno, siyang kapakinabangan ng tao. O tingnan ninyo ang kwentada. Pag bumaba ang presyo ng langis dahil nagbawas ng buwis, magmumura ba bigas? Magmumura ulam? Gulay karne? Isda? Pamasahe? Laman. Eh, sino ang magkikinabang doon? Toys. Ito. Sa mayaman, magtaas yan pag magbabayad. Sabi nga sa Kastila, kaya balilad. Ma at pa. Pero sa ordinaryong tao, bawat piso, bawat 10 piso, posang, mali, ethnic, tawarens. Malaking bagay yan. Kaya nga, di ba, ipinaglalaban kong itigil na yung patient-patient, naalala ninyo, alam nyo bakit? Wala namang science, pero ako tawag may toskas. Posang ka ng posang, isang ethnic pa. Eh kung araw-araw yun, 300 pesos yun, sa isang buwan, tama mali? Eh, 300 pesos, pag gusto nung makatikim ng mabangung, bigas, 60 pesos, 5 kilo yung inukuha natin sa pobre, sa isang buwan. Tama mali? Kaya sa akin, atrasan ng kaunti, magparaya lang. Kahit man lang isang taon o dalawang taon, maramdaman lang niya, o yung mga tricycle driver, pag mababa ang gasolina, malaki bang kita nila? Malaki ang take-home. Tama ba rin? Ang dami nyo, pihero rin ako nung araw. Kaya lang, walang gasolina. Ganun mo ha? Pag maraming kita si mister, na tricycle driver, na jeep driver, bus driver, truck driver, pag uwi sa gabi, masaya.
posible. Kaya? Hanggang mang. O, pangalawa, para naman may mauwi kayo. Pangarap nga lang marami kayong mauwi sa bahay ng mamaya. Ay, yun ang tambuhay. Pangalawa, ako si Marites ang matutuwa nito. Pangalawa, bababaan ko ng 50% ang buwis ng kuryente. O siya sa atin natin. Para malaman natin kasi ayaw ko ng dilim lang ng tao. Ayaw ko umasa sa mga ginto-ginto, pera-pera, palista, pera. Ay, ayaw ko talaga yan. Ever since, gusto ko rito. Anong gagawin ko bilang mamamayan? Anong gagawin ko bilang pamahalaan? Shared responsibility. Mamamayan at pamahalaan. Tanong, bakit hindi ko nalang sinabi, babaan mo nalang ang kuryente? Hindi rin totoo yun. Bakit? Kasi pula the stream. Tingnan ninyo ha, ang mga kuryente or independent power producer may kontrata sa gobyerno. Tama ba eh? Para magulanas ko tao, itinimanda ko yung kumpanya. Tama ba rin? Itinimanda din ako. Tama ba rin? Demandahan kami. Tama ba rin? O, nanalo yung kumpanya. Kamu sa tao. Marites. Tama? Ngunit, yung mabilis, mabilis na pamamaraan, kamag-magagat ng tao, yung insan, yung suliran niya, pagparaya lang ng gobyerno. Hindi pwede kapit ng kapit ang gobyerno, tingnan ninyo. Pag kayo nakatipid sa kuryente, meron ba kayong ekstrang pera? Sasaya kayo? Naman, edi para kayo may ayuda buwan-buwan. Tama ba? Pero ito yung uri ng ayuda na lahat na bibigyan. Hindi katulad yung mga ayuda ng mga nakaraang panahon, ha? Karating kayong ayuda, kaya rin na. Kaya rin na. Uy, yeah. Uy, lumagpas. Yung ating mong kapit-bantay, may ayuda, ikaw. Pero dito, pantay-pantay. Oh, bakit? Patingnan natin, ha? Kung pantay-pantay. Taas ang kamay ng babae ng kuryente. Lahat kayo ng babae ng kuryente? Eh, wala pala kayong bigyesa sa amin. Wala kayo sinabi. Kami, hindi lang kami hasindero. Kasosyo pa kami ng Merako. May ari din kami ng Manila. Eh, sa mga nakakita, may kuryente ka, wala kang bayan. Mga marami ang adapter dito. Pero di ba? Sa totoo lang, pinatawan-tawanan natin, no? Pero yung hirap ng nanay at tatay natin na iraos sa'yo. Gagawin ang lahat na iraos ng tao. Kaya kayo, mga nanay, tatay na lang din dito, huwag niyo, huwag kayong susuko sa totoo lang. Tama na yan. Sige, mahirap tayo. Kaya mo ngayon. E di tayo. Iraos natin yung anak natin. Pero bakit? Itingnan ninyo. Eh kung kumay, kung hindi suko, eh kung suko ko nanay ko, malamang talonggis ako ngayon. Pero ni Misan, hindi suko ko nanay ko. Hindi suko ko tatay ko. O nakaraos kami. Ito ko sa harapan ninyo. Kaya ako pag nagtagumpay ng Pangulo, dahil sa inyo, yung nangyari sa akin, pwede na mangyari sa mga anak ninyo. Sabi, bakit? Eh, pareho lang tayo ng nanay at tatay. Gusto niyo mamit nanay ko? Eh, baka gusto niyo matuto. Tasa ka ba na gusto mamit ang nanay ko? Pwede mo na to.
aktivista eh. Sa totoo lang. Kasi ever since, utaw naman. Tao lang. Eh, tao ang nagtarga sa akin eh. Tao bumuwan sa akin eh. Di ang putang nanong ko sa taong bayan. Kaya mga kababayan, magsipag-ingat kayo. Malapit na ang araw ng pag-uubog. Hindi, ito naman. Aning laguan. Nasa inyong mga palad. Ha? Nasa inyong mga isipan, puso at damdamin ang kinabukasan natin sa aming na taon. Totoo lang. Marami ka, malapit na sa langit pa. Charot. Ngayon, mga kababayan, matanong ko kayo, tutulungan nyo kami ni Dobby. Diga! Kinacharot nyo kami. Promise. Ang taas na kamay ng tutulong sa amin ito po eh. Walang magpapa, walang magpapa, walang magpapa. Ang papa niyo kong ito. Promise. Sumpangan. Pesma. Mamatay man siya. Promise ha? Aasa ko. Masasala na kayo. May sasalita ang mga taga-nahin. O, kasado na tayo. Nagbubla ka na. May pangako ko, kailangan ito pa rin. Tama ko eh. May pangako ko, kailangan ito pa rin. Tama ko eh. Kasi, meron na tayo kontrata. Gusto niyong manalo tayo. Siya. May tipang. Gusto niyo ba magkaroon ng kakaibang bagay? Pagdating ng araw? Para sa mga anak niyo? Gumawa tayo ng kakaibang bagay. Dadami tayo. Meron na magtik. Taas ang kamay ng may mga kamag-anak. Taas ang kamay ng may mga kaklase. Taas ang kamay ng may mga kaibigan. Taas ang kamay ng may mga kapitbahay. May jowa. May ex. So marami din ang kilala. Okay. Meron tayong gagawin. Ibahin naman natin. Dahil gusto nyo magkaroon ng kakaibang bagay, di ba? Kailangan gumawa tayo ng kakaibang bagay din. Ngayon, dati-rati, ang kandidato ang gumagastos sa putante. Tama? Ngayon, balikan natin putante gagastos sa kandidato. Oh, maniwala kayo. Mananalo tayo. Eh, gusto nyo ng kakaibang bagay? Gumawa tayo ng kakaibang bagay din. Sinabi ni Einstein, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Naintindihan niyo? Okay, pamilya. Nabisata ko rin lang naman. At ngayon din natin, uy, bata ko yung ilan ah. Oo, saglit lang ha. O, tingnan ninyo. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari sa inyo bukas kung ang ginawa nyo ngayon ay katulad ng kahapon. Pareho-pareho na resulta ko. Umaasa ka, magbago buhay mo bukas, eh humilata ka ngayon, katulad ng hilata mo bako. Eh, talagang! Prinsipyo na yun. Babalik ka rin natin, kayo naman ang gagasa sa akin. Pero mura lang po. Alam nyo bakit? Sa sobrang mura, alam nyo sa sobrang mura, magtagumpay lang tayo. Inipagdakumbuhan na nga kayo eh. Nagkakatrabaho para sa kinabukasan ng anak ninyo eh. Buong buhay ninyo. Inaalay ninyo. Sinasakripisyo ninyo. Makapag-aral lang ang anak ninyo. Lahat ng rayuma, sakit sa puto, sakit sa katawan, sakit sa
irapos na ng pamilya ninyo. Ang laki na ng puhunan ninyo sa pamilya ninyo. Eto, mura lang. Piso-piso lang. Piso lang. Maniwala kami sa tasa ka may na may cellphone. Bakit pa rin bang picture lang may cellphone? Tasa ka may mga cellphone. Tandaan nyo, laban natin ito. Tayo ito. Tayo ang lumalaban. Laban sa mga elitista. Text nyo yung mga mahalo sa buhay. Piso lang yun, no? Di ba? Pwede? Yung piso kayo? Emroon nyo sa auntie. Tabi kayo yung pa-text. Text nyo na lang ang paanap nyo. Uy! Iskol doon tayo sa kayo tatlong ng kasama. Magkano yun? Piso. Kalahin ninyo, piso lang. E pagkakinalan tayo, ang laki ng tama. Kung baka sa karera, piso tamang barbe. Talpakan ko. Mukhang may nagsasabog dito. Kaya nyo, ha? Parang huminga nga si Sino. Pero, hindi na sa iyo. Hindi na sa iyo. This is the time na may kandidato na galing sa atin. The last time may ganito, alam niyo sino? Si Makapagal at saka si Maksalisay. 60 years ago, nung mahal na yung mga elitista, hindi na nakabawi yung galing sa wala, umangat, nagsikap. Nung kinuha na yung roro, ay, inapahang pabalik ng mga alba sa syudad. Nice. Kaya first time, kaya laban natin ito. Kaya niya kumastos? Yeah. Tapos kamay niya kumastos, piso-piso na! Kaya mabuhay man siya. Ayaw ko matay. Okay ba? Pwede ba? Kaya ba? Tulungan niyo na. Buti nang alam niyo ang kailangan ko. Kaya kung kababaan ko, kami nito pwede umaasa sa kami. Sa iyo lang ako, humuhukot ang lakas niyo. Pangalawa pa kayong sabi ko. Pwede ba huwag na kami pag-iwalay ni Willie? Alam niyo bakit? Nakakapagod ni away ng presidente sa tabisi presidente. Diba? May binoto ng presidente. Yun ang gusto ng tao. Inaway ng tabisi presidente. Pinumpiang tayo ng pinumpiang ng away nila. Hindi talaga. Di ba binoto natin para pag-iwalay sa akin? Hindi para pag-iwalay sa partido nila. Di ba? Hindi ko kontra. Kontra lang kontra. Pwede ka naman kumontra. Bakit ako? Di ba? Kailangan ko yung fishing. Yung ba yung pag-kontra? Hindi. Sinasabi mo lang yung damdamin at sitwasyon ng tao sa gobyerno. Di ba? Pero hindi ibig sabihin, minuto-minuto, kyaw-kyaw. Kaya kung gusto pinakikiusap si Tom Winnie, dahil ang pangako namin sa inyo, sa loob ng 2 taon, umunahin namin buhay at kabuhayan. Yun lang ako, eh kailangan ko ng lahat ng tulong. Kailangan ko ng Vice President. Nakaantay na ko, natutulong sa akin. Hindi nyo napansin, bakit doktor ang pinili ko? Pinili ko kayo. Kaya pwede huwag na akong pag-iwalay mo. Tama na insurance. Oh. Kasi pwede huwag na ano ka. Mga marites, kayo rin naman may kasama. Pabukot akong presidente. Sino ba kaaway? Hindi, kailangan natin mag-aasa. Hindi talaga. Mabilis ang pandemya. Ngayon, mahina.
Uwi na to. Uwi na. Uwi na. Tingnan ninyo. Hindi pa ako presidente, nabigyan ko na kayo ng solusyon sa problema niyo. Opo. Ilan ang ipoboto niyo, Senador? 12, di ba? O, di siyang nalang problema niyo. Ilan ang ilan ang pagtuturo? Pwede? Pilipinas, God first. Thank you.